Kinagabihan, nakatanggap ako ng sulat galing kay Leandro. Kilig naman si Maria, Josefina at Teresita at nakatambay sila ngayon dito sa kwarto ko. Carmelita, dali, basahin mo na. Excited na sabi ni Maria. Sa totoo lang, nahihiya ako basahin sa harap nila pero wala akong magawa kasi alam kong hindi nila ako tatantanan hanggat hindi nila nalalaman kung anong nakasulat dun sa sulat ni Leandro. Hays, ito na nga, sabi ko. At agad silang naglundagan sa kama ko at excited na nag-aabang sa akin. Feel ko tuloy ako si Lola Basyang at sila ang mga apo ko. Binuksan ko na yung sulat at agad sumalubong sa amin ang papel na nagtataglay ng halimuyak ng rosas. Mahal kong Carmelita, nais ko sanang salubungin ka kahapon sa daungan. Ngunit nalaman kong nandoon din ang pamilya Alfonso at inimbitahan kayo sa kanilang tahanan. Masakit man para sa akin ang makita kang kapiling ang binatang itinakda sa iyo. Handa naman akong maghintay at ipaglaban ang pag-ibig ko sa iyo. Alam kong sinusunod mo lang ang kagustuhan ng iyong ama. Napakisamahan si Juanito at ako pa rin ang laman ng puso mo. Hinihiling ko na sana na magkita tayo bukas sa pasasalamat sa patron sa labas ng simbahan. Nais kong masalayan muli ang iyong mga ngiti at kislap ng iyong mga mata. Nagmamahal, Leandro Flores. Biglang nagtalunan sa kilig sila Maria, Josefina at Teresita. Samantalang napatulala naman ako. My gosh, nakalimutan kong may isa pa pala akong problema. Paano ko sasabihin kay Leandro na hindi ko naman siya mahal? Pero tika nga lang, bakit parang ang confident ni Leandro dun sa linya na alam kong sinusunod mo lang ang kagustuhan ng iyong ama? Napakisamahan si Juanito at ako pa rin ang laman ng puso mo. Paano na to? Gabi na pero hindi ako makatulog, kaya bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdaan ko sa opisina ni ama, nakita kong bukas yung pinto at nagsusulat siya sa kanyang misa. Sandali ko siyang pinagmasdan. Workaholic talaga si Don Alejandro at alam kong gagawin niya ang lahat para bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Aalis na sana ako kaso biglang napatingin sa akin si Don Alejandro. Carmelita anak, halika rito. Narinig kong tawag niya. Napaturo pa ako sa sarili ko. Ako ba yung tinawag niya? Siya nga, ikaw nga si Carmelita sa panahong to, diba? Hays. Kaya ayon, wala na kong nagawa kundi pumasok na sa loob. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Napansin ko na parang namumula yung mga mata niya. Umiyak ba siya? Hindi po kasi ako makatulog ama. Kaya kukuha sana ako ng tubig sa kusina. Sagot ko. Napatango naman si ama at bumalik siya sa pagsusulat. At dahil na-curious ako kung bakit namumula yung mata niya, nilakasan ko na ang loob ko para magtanong. Ama, kayo po bakit gising pa kayo? Tanong ko. Napatigil naman sa pagsusulat si ama at tumingin sa akin. Nais kong magpadala ng liham at humingi ng paumanhin at pakikiramay kay Doña Julieta Valdez dahil sa nangyaring trahedya sa kanyang asawa na naging matalik kong kaibigan na si Don Diosdado Valdez. Kaninang umaga ko lang nalaman nang dumalo ako sa pagpupulong sa munisipyo sa bayan. Nalaman ko na sinadyang hindi sa akin ipaalam ni Ginoong Valentino Valdez ang pagkamatay ng kanyang kapatid, kaya hindi ako nakadalaw sa burol nito. Naiiyak na sagot ni ama. Shucks, ano? May galit ba si Ginoong Valdez kay ama? Baka nakalimutan lang po ni Ginoong Valdez na padalhan kayo ng sulat at ibalita sa inyo. Hindi ba naging tagapagpayo siya ni Lolo noon? Sagot ko. Gosh, hindi ko na maalala yung pangalan ng Lolo ni Carmelita. Santino ba yon? Santiago.
Napailing-iling naman si Don Alejandro. Nang mamatay ang aking ama, lumayas na din si Ginoong Valdez dahil hindi kami pareho ng prinsipyo at paniniwala. Sagot ni ama, OMG, in short, may away nga sila. Ngunit ang kanyang kapatid na si Diosdado ay naging kasundo ko. Malaking tulong ang koneksyon ko kay Diosdado sa pag-unlad ng ating negosyo dahil karamihan sa ating mga produkto ay pinapadala sa Manila. Subalit ngayon ay mukhang malabang ipagpatuloy ni Ginoong Valdez ang magandang samahan ng pamilya Monte Carlos at pamilya Valdez. Paliwanag pa ni ama, napahinga na lang ako ng malalim. OMG, sobrang bigat pala ng pinagdadaanan ni ama. Hindi ko rin matanggap ang pagkamatay ni Diosdado sa kamay ng mga rebelde at malaki ang kutob ko na ang mga rebelde din ang may gawa ng pagpatay sa pamilya ni Aling Trinidad at ako naman ang balak nilang sirain at patayin. Sabi pa ni ama at dahil doon, nanlaki yung mga mata ko. What? Pero ama, bakit naman nila gagawin yon? Nagpapanik kong tanong. Hindi pwedeng masira ang pamilya Monte Carlos dahil kapag nangyari yon, baka nasa ibang sitwasyon at pamumuhay na ang babalikan ko sa 2016. Dahil ang pamilya natin ang may hawak ng pinakamalaking negosyo dito sa San Alfonso at isa sa mga pangunahing nagsusupply ng produkto sa Maynila. Marami tayong manggagawa at hindi natin alam kung sino-sino sa kanila ang tapat pa sa ating pamilya. Sa oras na mapabagsak ng mga rebelde ang ating negosyo, hihina ang kalakaran sa Maynila at lubhang maaapektuhan nito ang ekonomiya. Dahilan para unti-unting bumagsak ang pamahalaang Espanya dito sa Pilipinas. Paliwanag pa ni ama. Naalala ko na, ito ang panahon kung saan maraming mga Pilipino ang naaabuso at nag-aaklas laban sa mga mananakop na Kastila. At ngayon ko lang na-realize na nasa panganib din ang aming pamilya. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay sa baba. Abala na ang lahat sa paghahanda para sa pasasalamat sa patron mamayang gabi. Pagbaba ko sa salas, inaayos na nila ang lahat ng kagamitan at kinakabit na rin yung mga magagarbong kurtina na nilabahan nila kahapon sa ilog. Pagdating ko naman sa kusina, nandoon sina Ina at Maria kasama ang iba pang mga kasambahay. Busy silang lahat sa pagluluto. Samantalang si Josefina naman ang naka-assign sa pag-aayos ng pagdidecorate ng salas at dining table. Carmelita, oo nga pala, may bisita tayong Alfonso. Tawagin mo siya para makapag-almusal na. Nasa hardin siya ngayon. Sabi ni Josefina habang abala sa paglalagay ng sapin sa misa. Nanlaki naman yung mga mata ko. OMG, nandito si Juanito? At dahil doon, agad-agad akong umakyat sa kwarto at chinik ang sarili ko sa salamin. Certified malandi ka talaga, Carmela. I cannot. Inayos ko pa ang sarili ko bago magtungo sa hardin. Huminahon ka lang, Carmela. Dapat maging kaibig-ibig na dalagang Pilipina ka sa harap ni Juanito. Like you know Maria Clara, dapat ang pig mo. Tika, bakit parang pumandak si Juanito? Napasimangot na lang ako nang ma-realize ko na hindi naman pala si Juanito yung bisita namin. Si Angelito pala. Kausap niya ngayon si Mang Raul at Eduardo na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Nagulat naman sila Mang Raul at Eduardo at napatayo sila sa baybaw nang makita ako. Magandang umaga po, binibining Carmelita. Kami po ay nagpapahinga lamang. Babalik na rin po kami sa trabaho. Nakayo kong sagot ni Mang Raul at humingi din ng paumanhin si Eduardo. Binibining Carmelita, ako po ang lumapit at nakipagkwentuhan sa kanila kung kaya't ako ang responsable sa kanilang mga aksyon ngayon. Sabi ni Angelito, natawa naman ako sa kanilang tatlo. Parang ang big deal nung naabutan kong nagkikwentuhan sila. Ay, sa bagay, oo nga pala, isa akong senyorita sa panahong to.
Ayos lang yon. Magpahinga muna kayo mga Raul at Eduardo. At ikaw naman Ginoong Anghelito, mag-almusal na daw tayo. Sabi ko, napabaw at napangiti naman si Mang Raul at Eduardo. Maraming salamat sa inyong oras Mang Raul at Eduardo. Sabi pa ni Anghelito at nagmano pa siya kay Mang Raul. Nagulat naman si Mang Raul at napabaw sa kanya. Ano yan? Huway sugalang ni Anghelito. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, balik formal na naman si Anghelito. Ginoong Anghelito, bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Halata namang nagulat siya sa tanong ko. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta dito? Dipinsa niya. Binigyan ko naman siya ng nakakaitsyos na ngiti. Wala lang. Imposible namang ako ang dinadalaw mo dito. O kaya naman si Maria at Josefina. Masyado kaming matanda para sayo. Imposible rin si ama at ina ang pinunta mo dito. Ano namang sasabihin mo sa kanila? Pang-iitsyos ko pa. Hindi naman makatingin sa akin si Anghelito. Huwag kang mag-alala. Sekreto lang natin na alam kung may gusto ka kay Tia Resita. Sabi ko pa, nanlaki naman yung mga mata niya, pero hindi naman niya tinanggi. Kaya nga kinakaibigan mo ang tatay at kapatid ni Teresita eh. Pang-aasar ko pa. Kaya pala nagiging friend siya kay Mang Raul at Eduardo kanina. Nag-bless pa siya kay Mang Raul. Aba, pakitang gilas. Nagulat naman ako nang biglang mapaupo sa hagdan papunta sa pinto ng bahay namin si Anghelito. Tama ka nga Bini-Bini, may gusto nga ako kay Tia Resita, ngunit alam kong hindi tama ito. Sagot ni Anghelito, umupo na din ako sa hagdan sa tabi niya. Grabe, pareho pala sila ng sitwasyon ni Maria at Eduardo. Malay mo kapag kinausap mo ang mga magulang mo, baka payagan ka nilang pakasalan mo si Tia Resita. Sabi ko tapos tinapik-tapik ko yung balikat niya. Sa tingin mo ba magugustuhan din ako ni Teresita? Tanong ni Anghelito. Bigla naman akong napangiti ng todo. Mas nag-aalala ka pa pala kung magugustuhan ka ni Teresita kaysa sa sasabihin ng mga magulang mo eh. Pang-asar ko pa sa kanya. Bigla naman siya ang natawa. Wala kasi akong lakas ng loob kausapin siya at ipagtapat ang nararamdaman ko. Sagot ni Anghelito. Kapareho rin pala siya ng kuya Juanito niya. Torpe silang dalawa at kailangan pa nila ng tulong ko para masabi ang nararamdaman nila sa babaeng napupusuan nila. Grabe, ngayon ko lang na-realize ang purpose ko sa buhay. At alam kong pagdating ng panahon, makakahanap na din ng babaeng ibig ipakasal sa akin ng aking mga magulang pagdating ko sa tamang edad. Sabi pa ni Anghelito at baka sa mukha niya ang lungkot. Alam mo, mas maganda kung magiging totoo ka sa sarili mo dahil hindi mahihirapan ang mga taong mahalin ka. At kung dumating man ang panahon na ipakasal ka ng iyong magulang, mas mabuti pa rin kung susunduin mo ang nasa puso mo kung sino ang totoong tinitibok nito. Sabi ko pa, napatingin naman sa akin si Anghelito. Kaya ba ayaw mo rin matuloy ang kasal niyo ni Juanito? Dahil may iba ng laman ang puso mo? Tanong ni Anghelito na nagpawala sa ngiti ko. Tinutukoy niya siguro si Leandro nang minsan na mahuli niya kaming magkasama sa lupain ng mga rosas. At dahil doon, napaisip din ako ng malalim. Hindi naman sa ayoko kay Juanito. Ang totoo niyan, nagugustuhan ko na nga siya eh. Yun nga lang hindi ako para sa kanya at hindi rin siya para sa akin. Sagot ko. Nakita ko namang napaisip din ng malalim si Anghelito. Sigurado akong may malalim kang dahilan kung bakit ayaw mong matuloy ang kasal. Sabi niya, oo nga pala. Matalinong bata siya at balak niyang mag-abogado. Siguradong mahihirapan ako magtago ng katotohanan sa kanya. Tara na nga. Baka lumamig na ang niloto nila ina.
Sabi ko at hinila ko na siya papasok sa loob ng bahay. Buti na lang, mukhang nagugutom na din si Angelito, kaya mas excited siyang kumain kaysa alamin kung ano ba yung malalim kong dahilan kung bakit hindi pwede kaming magkatuluyan ni Juanito.